Welcome to my channel, Ina Rabino Dahilig. If you're new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, click our notification bell for more updates on our newest videos. Okay, so today... Wow! Anong meron? Teka! Nako! Bubulil ako! Okay. So, in our episode today, siguro nagtataka kayo, asan ako? Asan na naman tayo? At this time of pandemic, meron akong ipapakilala sa inyo na going through some changes in his life kasi, you know, effect ng COVID, pero gusto kong ma-inspire kayo na ito dapat yung ating mentality. Hindi lang ito black mamba mentality, kundi ito yung sinasabi nilang never give up. Kailangan, we have to continue moving on. Tuloy-tuloy lang ang buhay. And hindi ko na patatagalin, i-introduce ko sa inyo ang isa naming kaibigan na kapupulutan ninyo ng inspiration. Siyempre, andito ako sa bahay ni Rod Matias. Palakpakan naman natin. Ay, naku. Ano ba ang meron? So, sorry po mga kaibigan, kasi itong sinitsiron kasi kasi matatanong, hindi naman ito masyadong seryosong tao. Ito yung isa sa mga nakakatawang tao na talagang minsan di mo alam kung kailan seryoso. So, but anyway, today naman, meron naman tayong mga seryosong pag-uusapan. And ito na nga. Kukumustahin kita, Rod. Kamusta naman ang buhay-buhay? So far na natarap. Aha. Parang papunta ka na sa dear Tita Helen. Okay, na nakakaraos. Bago natin puntahan yung medyo nakakaraos na part. Ano na ulit yung background mo? Kasi si Rod po ay nakilala ko bilang isang bandista, isa siyang vocalist. Do you also play guitar? Yeah. Nagpa-play ka rin ng guitar, ano? At madalas po, hindi po siya crazy po siya, wild po siya pag nag-perform. So, alam mo yung nagre-remind sa akin yung green department, parang gano'n. Yun ba yung ano nyo? Green shackle. Ah, shackle, oo. Pero medyo parang, ang shackle medyo tamed yung ano nila, parang may pagkabalad yung mga ano nila. Ano ba yung mga kanta nila? Alakas tama ba siya rin? Ah, oo nga no. Kasi meron siyang kanyang kanta na parang bakit gano'n. Yun yung naisip ko pala. But anyway, so ano yung background mo? Ano yung work mo? Or ilang years ka na ba dito sa US? Dito ko since 1993. Oh, halos magkasunod lang kayo ng asawa ko pala. Oo, 1993. Pinagka-college ako. Ah, ang tagal mo na pala dito. Tapos, so dito ka na rin ng college? Nag-try. Sinubukan ko. Ayaw sa akin pala. Ayaw ng pag-aaral. Hindi, ano na, wala. Kasi, once kasi na nakapagtrabaho ko na. Ah, so hindi na naituloy. Parang na-put off mo siya. Tapos nung nagtrabaho ka na, total dito kasi pag nagtrabaho ko, parang, yung education parang sa-set aside mo talaga, no? Yeah. Tapos? Isa sa warehouse, bound at tingin ako doon. Mm-hmm. Yung mga, siyempre, tuturo ako kung paano gagawin, ganyan. So, mga 3 months naman, nagustuhan ako ng supervisor namin. So, kaya tumagal? Tapos ginawa akong shipping receiving at inventory. Ah, pero wala ka pang asawa noon? Wala pa. Oo, dito mo natagpuan ang iyong, love of your life. So, ganun pala, dito mo na natagpuan, and then, so automatic yung mga anak mo, lahat dito na talaga sila. Dito na sila. Ah, I see. And then, Long Beach ka na dati pa? Long Beach na, hindi na nakalit. Ah, hindi ka na umalis sa Long Beach. And then, paano nag-start naman yung banda? Sa Pilipinas ba, banda na? Tapos, nakikinig na ako sa banda. Ah, parang hindi ka pa nagbabanda, no? No, kasi, may balak kayo. Buhay sa atin, di ba, pag ano, kaya mo binili, wala masyadong. Oo. Nung pagdating dito. Mga anong year yon nung nag-start ka ng banda? 2006 lang. Oo, pagdating ko dito. 2006, yes. Kasi nandun. Kami nila sa amin.
Sunny Osorio ba yun? Soronio. Yeah. Kasi nung dumating ako dito, medyo active pa asawa ko nun sa pagbabanda. Yeah. Doon na rin nakita na, na naglulundag sa stage. So 2006 pa rin. Yeah. Medyo parang yun ang ano nun eh, no? Parang kasagsagan nun eh, na parang, diba? Buhay na buhay pang scene, ang dami pang mga bar, restaurants na, diba, nag-accommodate ng mga Filipino bands. Mm-hmm. Yeah. Tapos, pero parang mo nabuo yun? Ano kasi, parang yung kay Tim Batak, so tanong kay Tim Batak, pero may kilala kang drummer, mga ano. Mm-hmm. Meron, kaso malayo, sabi nung mm-hmm. Tapos nung nanood kami nung sa knitting factory, tubog-tubog sila eh. Oo. Yeah. Sila nila, Lazy Kill pa yata dati yun, Lazy Kill. Oo. So, sa isang room kami nila, ano, team, tapos sabi, di ba gagawa na ano ng driver sabi, mm-hmm. kinakilala sa si, ano, si Sunny. Oo. Hindi nagkawa, ano, number, ganun. Oo. Tapos nung ano, tawag pala siya ng tawag, yung cellphone ko, hindi nakaset sa mag-leave ng voicemail. Mm-hmm. So, nung, sabi ko, ba't wala akong tawag? Mm-hmm. No voicemail. Nung sinet ko yung voicemail ko, ang dami mga, ano, kala mo rejected ka. Ang dami mga voicemail si Sunny, sabi, pwede ka ba this week, ganyan, every week yan. At nung tinawag ko na, kailan ba, sabi. O sige, sinet namin, doon pa kami sa, ano, pero ano yun, sinong nag-ano, in-offer mo na mag-vocalist ka, or talagang kailangan din lang ng vocalist. Kaya ako lang nag-aaral kong drummer. Pero hindi ka nag-audition, walang ganon. Wala, basta ano. So wala silang choice. No choice, no? Pero teka, automatic. Kung hindi, lady choice lang. Kaya nga, para sa inyo, wala kaming choice ito. Yeah, doon nga, tapos doon, ano, yun. Kita ko sa bahay nung isang kabanda namin, tapos set up. Tapos yun, dami muna tayo sa mga lak-lak, yung mga uso nyo. Oo, kumbaga yung mga inspiration nyo dati, oo. Tapos, nung may tulugtog silang ano isang original na gawa ni ano, kasing tunog nung ginawa kong original. Susulatin kayo ng original? Oo, ako. Tapos nung ano, sabi ko, pasok tong ginawa kong lyrics sa ano mo ako. Kasi subukan natin sabi. Habang ano, siyempre yung mahaba, lyric lang ko para pumasok sa ano sa. Yung pasok naman, yun yung ano pang pamagat na naman yan. Yun na yan. sa tagal na, no? Yeah. Epekto ng COVID. So, tapos yun nga, medyo nasundan natin no, medyo parang hindi na siya ganun kaano no yung parang ka-active pabawas ang pabawas kasi parang napansin ko rin parang yung mga ibang banda noon parang nag-start na rin magkaroon ng pamilya. Yes. Mm-hmm. Isa na asawa ko. Hindi ko rin siya binawalan kaya lang syempre priorities medyo naramdaman din niya na syempre kailangan muna rin ng ng focus. Yeah. Ganyan. And then eto na nga hindi natin lahat ina-expect na magkakaroon ng worldwide pandemic. Kumbaga, kung sasabihin mo na I lost my job now, lahat meron eh. Mm-hmm. Kung kausapin mo yung nasa ibang bansa, nasa ibang kontinente, di ba? Iisa rin ang sinasabi, I lost my job, ganyan, hindi ako makalabas, di ba? Yung mga ganon. O kaya, priority nila ngayon yung health nila, you cannot take risk, ganyan. Yes. So, kumbaga, minsan hindi mo maramdaman na mag-self-pity eh, no? Parang ngayon kailangan mo, you have to find ways on how to parang move on, move forward. Kasi lahat naman find ganito ways, eh, di ba? So parang hindi mo maisip na, teka, ako lang yata yung nasa ganitong sitwasyon. Hindi eh. All of us are going through a lot of, pwede mo sabihin, distress and, and all. Kaya lang, hindi mo nga mapansin kasi lahat naman, parang we are on the same boat, di ba? So, ang maganda sa ginawa mo is, nagtataka lang ako, kasi kumbaga, gumawa kayo ng succulents, no? You're selling succulents. It's a brave move, kasi kung iisipin mo, ang daming nagdi-DIY. Yes. Ang daming, eto kasi ang dami parang accessible sa lahat na parang I can just buy yung iba nga sa mga dollar store, they're selling, although, kukunti lang yung choices, di ba? And minsan, hindi naman siya customized, no? Mm-hmm. So, ang tanong ko, who started the idea of selling succulents?
pare kami. Pareho kayo ng sa buong family or kayo ng kami wife? Kami dalawang muna. Kasi started sa ano, nag-start kayo sa state plants. Ah, sa snake plants. Ah, ito. Yeah. So, nag-start ka dyan. May snake plants na ganyan. Ah, right? Nag-start kayo, tapos. Yun, sa ano? Pero ano yan, may plant kayong ganyan or nakakita kayo somewhere? Meron kayong tanim. Okay. Yeah. Tapos yun nga. Sige, gawa tayo ng mga ganyan. Tapos, gawa ko mga ganyan na ano, tapos post ko sa marketplace, mga ano. Mm-mm. Yun, may mga... Bumenta naman. Bumenta naman. Tapos, click ka. Okay, try dahil sa mga surprise, sa mga ganyan-ganyan na. So nag-start ko sa mga... Pero paano yung pag-price? So, nagtingin-tingin muna kayo sa market na magkano nila binibenta? Tapos, ginagawa din namin kung magkano yung paso. Okay. Magkano yung nilagyan ng halaman. Okay. So, doon na lang. Doon kayo nag-base. Yung sa capital. Yeah. Okay. So, kasi sabi nga nila, madali daw itong patuguin at saka indoor and outdoor pwede siyang mabuhay. Yeah. Okay. So, nung nag-start ka dito, then doon na nagsunod-sunod yung idea na. Okay. Try natin sa mga ano. So, punta ko sa mga stores, sa mga pa at sa mga ano. Taka nakita yung mga ano yun, mga... cute pass na mga ganyan. Mga cactus. Pots. Cute nga yan, so, diba? Yun. Pero ano to, nung nawalan ka ng work sa dahil sa COVID or before pa? Before pa naman na ano? Ilang months na ba? Nag-ano naman kami yung pag doon, may mga shoplist na kami dyan na ano, natanim. Nakapag-start na. Tapos lumaki na lang siya ng lumaki. Lumaki na siya. Tapos nung pano nga, yung layoff na. So, yun. Nag-focus na. Gawa na para at least kumita ng konti. Syempre, oo. Kailangan may gawin nga tayo. Sa tingin mo, ano ang naitulong nito health-wise or mentally? Kasi diba, syempre, kung isipin mo, ano ba to? Parang okay na ba to? Maitatawid na ba na to? Diba? Yung pangangailangan mo. So, ano yung... Kasi... therapeutic din maghalaman eh, di ba? Anong may dulot nito sa'yo? Sa akin naman, hindi ko naisip kung... basta ako, gusto ko yung busy ako. Kasi pag hindi ka busy, mag-iisip ka, diba? Oo. So kasi yung busy ako na may ginagawa ako. Tapos hindi ko naisip masyado yung magkano makukuha o makikitain ganun. Basta busy ako. Hindi mo naisip na, ba't ba ako napunta sa paghahalaman? Ang macho ko, bakit ako? Mula sa pagiging headbanger ko, bakit ako? So, wala namang gano'n. Wala gano'n na. Basta, yun nga, itry natin yung itong business na to. Yung nga, nag-click naman na. So far, okay. Okay. That's good to hear. Tapos, taga saan na yung mga nagiging clients niya? Pinakamalayo, I think, Ontario. Ano to for pick-up lang and no delivery? Yeah, pick-up lang sa either here or sa Cerritos. May meet-up place kayo. So nakikita nyo dito ngayon, they have few samples. Actually, marami pa dito. But then we will show you kung ano yung mga iba-ibang inspiration na ginamit dito sa mga... sobrang cute nila. Okay, so Rod, ipakilala mo sa amin itong magandang... Ang ganda nito, masyado siyang parang bushy. Anong halaman siya? This one. Ito, evergreen. Evergreen. Ang ganda niyang indoor plant kasi lalo na ngayon, Rod, di ba parang ano, yung usong-uso nga yung mga plantita. So, si Rod po, isa ng certified plantito. Mukha, papabunta na sa plantito. So, but anyway, syempre, napaka-decenting gawin. At saka yun nga, very trendy kasi ngayon po ay usong-uso talaga in na in po ang pagtatanim ng halaman, and it's also good for the health kasi ngayong pandemic parang bumalik tayo sa basic eh, 'di ba? Yung parang ngayon mo nalalaman ang kahalagahan ng halaman, samantalang before naman nandiyan lang tumutubo sa garden mo and you don't really care, 'di ba? So ngayon nila nalalaman na we can even put indoor plants pala, and it's fun kasi nung naging trend, nagkakaubos na ata ng mga paso sa mga tindahan. Sa akin lahat. Diba? Napunta lahat kay Rod. So anyway, so this is called evergreen. Pag mga ganitong kalaki and ganitong pot, mga more or less, ano yung price range natin, Rod? From 7 to sa malaki, 20.
7 to 20. So, depende sa ano. Pero ito... Depende sa klase niya. So, baka... Ito yata binibenta ni Rod. Baka bibiling ko ito kasi ang ganda ng tubo niya. And I think you can repot. No? Ang dami pang tumutubo sa gilid. Okay, next naman, Rod. So, sabi mo nga kanina, nag-start ka ng sa snake plant. And yes. Pwede mo siyang gawa ng mga may succulent or the design. I-explain mo sa amin yung inspiration mo with the owl pot. Ano lang, nung nadaan na namin to sa store. Mm-hmm. Nawala so, na si Rod sa screen. Ayan. Sige, ayan, ayan. Nung nadaan sa store, yung pot na to. Aha. Tapos, try natin to. Kumuha lang mga, siguro mga lima lang o tatlo. Then we tried. Mm-hmm. Tapos nung pinost namin sa ano, with the, yun na, yung with the succulent and nag-click naman siya. So, sabi namin, pa tayo. Para napadami. Yeah. O, diba? So, kumbaga, trial and error, diba? If it doesn't work, I mean, you can keep the plants, right? Kung hindi mabenta, hindi naman siya mag-expire, diba? Mm-hmm. So, yun ang kagandahan sa halaman. It's not like food na, paano kung hindi mabenta, mag-expire, diba? But this plants, just, hindi, kumbaga, just keep on potting, repotting, and then, you know, the next thing you know, ayan, parami sila ng parami. And then, yun nga, pag yung mga tao, they find parang the joy of having plants in their house and they don't have time. So, bibili sila. Kaya, ayan, kaya nandiyan si Rod. And, so sabi nila, you also have to consider, kunyari, pag naglalagay ka ng mga halaman sa mga pots, ikakonsider mo rin, eto bang halaman nito ay mabubuhay kung gamitin natin ay lata or metal or ceramic or plastic. So, ni-research nyo rin ba yung ganon? Yeah, yung mga maliliit naman na ano, may butas naman siya sa ano. So, ah, may butas. Siya, may hole siya sa ano. Ah, may butas to. Oo, may butas siya. Pero tama bang, si Rod. Pero kapag yung walang butas, lalo yung ibang ceramic walang butas. Oh, oh. So, lalagyan namin ng parang bato-bato sa ilalim muna. Aha. Tapos din soil. Walang, para maano niya yung ano, tubig. I-absorb. So, yung bato, anong ginagawa niya? Para yung ano, nasa ilalim siya ng... at least one third. Oo. Bato siya. Oo. Tapos puro lupa na yan. Puro lupa? Yeah. Ibig sabihin yung bato na yon ang magsuserve na parang gap between the ceramic and the soil para makahinga. Makahinga siya. Ayun. Yun pala yun. Ginugal ko eh. Ayun. Kasi nagtataka rin nga ako, Rod. Sabi ko, paano baka mamatay kasi kung hindi makakalabas yung tubig sa ilalim kung kasi, walang butas, baka magbabaha yung ano, malulunod yung halaman, yeah, diba? Yes. You cannot, especially for succulents, you cannot parang water it too much kasi malulunod din siya, diba? Mm. Nangyari na kasi yung ano, minsan na, ba't ano to? Mm-hmm. Tapos, you know, girl, paano ba ano? Tapos nagsabi nga, just meron yung rock sa... rock, yun, para magkaroon ng gap between na yun. So, tingnan nga natin, ito may, itong ganito, like, ano yung price range niya? For this one. $7 lang. $7 ito. Ayan. So, ito naman, may maliliit din siya. Ito. May maliliit din siyang tumutubo. Pwede mo yung ilipat kung gusto mo. Pero if you want to keep it like small talaga, huwag mong ilipat kasi the smaller the space, diba? Hindi na siya lalaki. Pero if you put it in bigger pots, lalaki siya. So, ganun lang. If you want to keep it like cute na parang kami lang ni Rod, yun, ganyan lang. Agree tayo ito, diba? Yes. And then, ito, same thing. Ayun. So, may mga butas. Ito naman maganda rin pataas. So, ito, same price. Same price, yeah. So, same price. Yan. So, ito, you know, makikita nyo sa video na to. And at the same time, syempre, makikita mo talaga. At the same time, if you want a specific, you know, item, inquire lang kayo kay Rod. Yeah. And then, may nakita ko, nasa yung pusa. So, ito naman, may butas ba itong... Ah, may butas din yung cat! Ang cute ng cat na to kasi you can even put it in your bedroom, diba? Ang cute din ito sa office. Mga office, yeah, and sa mga powder room, diba? Ang cute na ito, sana may... Ayan. So, ito yung pusa! Ayan, ayan. So, ang cute niya. Kasi ito yung mga pwede mo lang yung parang mga clean and ano, diba? Yes. Steady sa isang steady place, yes. Diba? So, eto mga ganito, anong price range niya? Seven din yan. Seven din, o, diba? Eto naman, meron din silang, although plastic, good thing at plastic itong bit-bit ko, so mabigat to. So, eto naman, may mga iba-iba siyang nakatanim na succulent, variety of them. So, kung wala kayong time mag-ano,
maggawa na to on your own, yun. So, anong price range naman ito? Yan na, 18. 18, which is still, ano ha, good. Kasi, buti hindi ginawang 20 ni Rod. Dating time eh. $2 discount, o, diba? So, ito naman, iba-iba siya. Ang cute nito kasi ito, mahaba rin to eh, diba? At tapos napansin ko, bukod sa mga succulents na to at mga plants na to, meron pang mga fruit-bearing trees dito si Rod na hindi ko alam. So, meron siya ditong, Rod, sabihin mo ka. Avocado? Oo, sobrang giant avocado tree dito sa likod na parang hindi mo na ma-recognize yung bunga kasi mas makapal yung dahon kaysa sa bunga. And then, they also have cherry moya. And then, meron siyang dragon fruit doon. And meron siya ditong maraming sili. Tapos marami siyang malunggay. So, yon. And then, may pangalan ba yung ano nyo? Plants? Yung parang o yung name. Ano na, name ng, yeah. Ano to? Anong tag natin dyan? Parang Matias Fam Plants. Ah, yeah, yung mga ganon. Yeah. So, how do you call that? Matias Fam Plants. Matias Fam Plants. So, actually, it's Matias Pilipinong-Pilipino, no? Pagdating mo dito, Matias. Uh-huh. Medyo gawin nating sexy. Matias Fam Plants. Uh-huh. So, ganun lang po kasimple. Hindi, Pilipino. Matias eh. Ah, Matias. Baligtad pala. Talaga? Oh, sorry. Baligtad pala. So, Pilipinas. Matias. Matias. So, Matias. Oh, okay. So, it's Matias pala. Matias Fam Plants. Iba nga. Kala ko Matias. Oh, man. Ah, doon pala. Ganun yung tawag. Matias. Oh, okay. So, ano pa? Kasi, Matias. Oh, meron pa ako isang napansin dito. Parang rubber tree. Itong rubber, actually, it's not a tree yet. Parang rubber plant. Kaya masyadong hindi ko ito makakalimutan. Nagkaroon kasi kami ng botany noong college. Ito ang pinakamadaling scientific name na hindi ko makakalimutan. Ficus elastica ang tawag kasi rubber tree siya. So, galing sa word na ano, elastic. So, ficus rubber. Elastica, rubber. So, magiging tree ito. And then, when it grows really big, na puno siya, that's where your rubbers are coming from. Yung rubber, yung goma. So, ayun, wala lang. May pa-trivia lang ako. Maganda siya indoor din kasi, I don't know kung dahil nga ng maliit lang naman yung space niya, hindi na siya lalaki, di ba? Yes. So, ano ngayon, kung magkaroon ka ng puno sa loob ng bahay, di may treehouse ka. Gagyan mo yung duyan, no? O, di ba? May hammock ka na doon. Tapos, okay, so, ano yung plan? Continue lang or you're looking for a job? Kasi, yeah, mahirap maghanap ngayon, di ba? Ano. So, habang wala, tuloy-tuloy pa lang. Tuloy-tuloy din. Yes. Tuloy, ano to? Tuloy-tuloy pa din. Tuloy-tuloy pa din. Ang paghahalaman niyo. Kaya naman siguro pag ano, kapag makahanap man ako, tapos, sa bagay, hindi naman siya mawawala, hindi siya mawawala, no? Andiyan naman siya, eh. Oo. Yeah. Tsaka, siguro parang pinaka-less yung maintenance ng mga succulents, eh, no? Yes. Succulents at cactus. Mm-mm, yan diba? Mm-mm. So, aanihin mo na lang kung dumadami kasi iripat mo ulit para lang maganda yung kanya. Kung gusto namang malit lang, doon na siya. Mm-mm, kaya nga. So, maganda rin, ano? Kasi parang nakakita na ka ng isang bagay na hindi ko pa nagawa. Tsaka, ano, kumbaga stress-free, eh, di ba? Wala kang iniisip mo, di, yun lang. Yeah, padamihin lang. Tsaka, alam mo, ang laki pa ng space mo. Hindi naman. Hindi, kumbaga malaki pa para sa mga ano, kasi maliliit nga lang siya na item, di ba? And at the same time, parang pwede mo siyang gawan dito ng ano eh, parang greenhouse? Yeah, or gazebo. Tapos, may coffee. Di ba, parang pwede ka dyan mag-breakfast. Yeah. Di ba, yung something na parang pwede mo na rin siyang gawin na at the same time, yun nga, I mean, beautify more, improve more, yung mga ganun ba? Ang dami mo pwedeng maisip, di ba? So, kasi nga, may space ka pa. May space, yeah. Di ba? And so, ano yung pwede mong sabihin or ano to? Hindi naman i-advise or message dun sa mga tao na kasi there are still people na ang feeling nila because they lost a job o kaya pandemic ngayon, sobrang limited or hindi nila magawa yung mga gusto nilang gawin like they used to. Ano yung message mo sa kanila? Ano lang,
gaya ko na na-lay off. Focus. Kung may makagawa ka ng para ng paano kumita o maging kahit na hindi kumita, maging busy ka para hindi ka masyadong nag-iisip ng ano. Yan, tapos laban lang. Makakasurvive naman eh. Basta huwag ka mag-isip ng masama yung either yung kasi minsan mentality parang kaya ko pa ba, ganun di ba? Yung negative agad. Negative agad na, no? Basta positive lang lagi. Parang hopeless lagi, oo. Basta ako bahala. Ako bahala. Basta gagawa akong paraan. Nagtagawa akong paraan. Mayroon ko special nung, at least, special pa rin hanggang sa ano na, buy $4, $7 yung sa kulang sa mga set. Ah, parang pinopromo siya ng ganon. Yeah. Oh, get one free. Buy four, get one free. Yes. May mga ganon. So, ongoing yan. Ah, ongoing. Tapos nasa Instagram yun. Nasa Instagram yun. Oh, diba? Yeah. Eh, di maganda na yun. At least, hindi. At saka, ang kagandahan nun, alam nga namang dadayo pa sila dito tapos kukuha lang sila ng isang item, diba? Parang lugi ka sa drive, no? Sa gas. So, balikan natin yung promo. So, kung ang minimum na price is $7, so kung buy 4, get 1 free, yes. So that's only $28, diba? So, ibig sabihin, you can have a budget of less than $30, tapos may 5 items ka na. 5 items. O, diba? I wish you good luck. Actually, not good luck, pero more blessing. God bless sa Matias Family. Matias Fam Plants, diba? So, I think yung fam is the family, yes. Diba? Arlene, gusto na natin i-acknowledge din si Arlene, yung wife ni Rod, na medyo camera shy kasi. Pero, through her hard work din, yan, kaya nabuo yung Matias Fam Plants. So, there you have it. And sana po nagustuhan yung ating episode na to. Na gusto lang nating maka-inspire ng mga tao. Life is too short, but don't ever give up po. Kahit sa tingin yung nahihirapan kayo, we all go through those phases right now po. So, huwag nating isipin na parang tayo lang. Ang gawin natin, take somebody else as an inspiration, kung ano man yan, yung mga mahilig magluto, mahilig maghalaman. But you have to try and discover all those outlets po. And huwag tayo magsa-self-pity. We have to move forward, we have to get up, we have to fight. Yun po ang kailangan natin. And, again, kung gusto nyo na magkaroon ng mga halaman galing sa Matias Family, don't forget to follow them on Instagram at Matias Fam Plants, and also check nyo yung Facebook page nila. So, ika-flash natin yung contact number nila. So, thank you so much everyone for all the support that you're giving our channel, and stay safe everyone. God bless. Keep hoping. Be prayerful. Bye!